ngayon pong simula ngayon Sunday, March 10 to 17 ay yung ating discipleship focus week. So mamaya I'll explain more about that. Mamaya pagkatapos ng service natin siguro we'll end by 10:40 ay magkakaroon po tayo ng mga small groups and we'll just talk about the Word of God. Pagpaplanuhan natin kung paano tayo magre-respond at makikibahagi dito sa discipleship. But before that, ay pag-usapan muna natin. Anong sinasabi sa atin ng salita ng Diyos sa Nehemiah chapter 1 at chapter 2. So, make sure na nakabukas po ang Biblia ninyo sa Nehemiah. So kung naisip ninyo yung at makikita ninyo yung naranasan ng pamilya Bautista ngayon, nakakalungkot, nakakaawa ang mamatayan, mawalan ng isang ama. Pero we need to realize, and I need to say this, mas higit na nakalulungkot, mas higit na nakakaawa, ang kalagayan ng mga kapatid natin na nagpapatuloy sa pagkakasala sa ating Diyos Ama. And so last week, we ended yung book of Ezra. So itutuloy natin sa Nehemiah. And kung meron man tayong natutunan last week, doon sa narinig natin sa nangyari last week, ay yung fact na God is exposing our sins. Ipinapakita sa atin ng Diyos. Ipinapamukha sa atin ang Diyos as we listen to the Word, yung napakaraming kasalanan natin. Buti sana kung kasalanan ng iba. Although syempre, masakit din yun, lalo na kapag ka-close natin yung nagkakasala. Pero mas masakit kung ang isinusurface ni Lord sa heart natin, pinamumukha sa atin, ay yung sarili nating kasalanan. Pero ito ay para sa ikabubuti natin. Every time na God is confronting you, how far you fall short of His holy word, every time na meron kayong pastor o meron kayong kapatid sa Panginoon na ipinamumukhaan sa inyo, kinukumpronta kayo kung ano yung kasalanan ninyo, o pinapaamin kayo kasi ayaw ninyong umamin sa kasalanan ninyo, masakit yun, ma-offend kayo, but it is good for you. Ang pagtatago ng kasalanan, ang pagpapatuloy sa kasalanan, it can never be good for you. Kaya as a result of that sermon last Sunday, kung na-miss man ninyo yun, just read Ezra 9 to 10 or go to our website, pakinggan ninyo ulit yung sermon na yun. O kaya, kung meron tayo mga kapatid dito na wala last week o kaya wala ngayon, katulad ng ginawa ko nung nakaraan, I just sent yung link dun sa sermon na yon. Sabi ko, kapatid, pakinggan mo o kaya basahin mo. Tapos kung merong pinapakita si Lord sa'yo na kasalanan mo, na kailangan mong ihingi ng tawad, nandito ako para makipag-usap sa'yo, para makinig sa'yo. And there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Wala kang dapat na ikatakot. So as a result of that, mas nagiging seryoso tayo sa kasalanan. Mas nagiging intentional tayo para kausapin yung nagkakasala. Kung meron mang mga alam ito ng mga members ng ilan sa mga ministry team natin na kinausap ko last Sunday, immediately after worship service. Kung meron man sa inyo na nagiging unfaithful sa pagsaserve sa ministry, kakausapin kayo. Kung meron mang mga young people na narito, hanggang ngayon, you have a relationship sa isang unbeliever, may kakausap sa inyo. Kung kayo man ay lalaki o babae, meron kayong asawa, pero you're being unfaithful, you're committing adultery against yung sa vow, sa promise ninyo, sa marriage ninyo, may kakausap sa inyo. It's good for you. Hindi nyo kailangang takasan yon. Ang goal natin dito ay magkaroon ng genuine confession, an honest confession, yung genuine repentance, yung restoration, may balik sa Panginoon. Pero kailangan nating pagtulungan. Kung meron man sa inyo na meron kayong alam na kapatid natin, a member of the church,
na nagpapatuloy sa kasalanan, na ang buhay niya ay hindi na tulad ng isang tagasunod ni Kristo, katulad na ng mga tao sa mundo, and then kinumpunta na ninyo, okay, hindi nyo kayang kumpunta, and then wala siyang repentance, walang pagtalikod sa kasalanan, walang sorrow for sin, pwede nyong sabihin sa amin. Yes, we value trust and confidentiality. Hanggat maaari, yung mga kasalanan na sinasabi sa inyo, ay hindi nyo kailangan sabihin sa iba. Pero, kung siya ay, nandun yung repentance. Pero kung walang sorrow for sin, walang ginagawa para sumunod sa Panginoon, at alam mo na yung kasalanan niya will destroy his life, will destroy his marriage, will destroy his family, will destroy our church, and will cause na ma-dishonor ang pangalan ng Panginoong Jesus, na yun ang pinakamahalaga sa lahat, then you don't need to observe confidentiality. Kailangan mong sabihin yung kasalanan nun sa iba for the sake of love. You don't have to be silent kapag mayroong kapatid na nagkakasala. You don't have to. And so, katulad ng nakita natin doon sa story, sa ending ng Ezra, medyo mabigat yung story, pero maganda naman yung ending. Kasi nag-repent sila. Malaki kasalanan nila, pero nag-repent sila. They practice radical obedience. Hiniwalayan nila yung mga dapat hiwalayan. Nilayuan nila yung nagiging dahilan ng pagkakasala nila sa Diyos at pagsamba sa Diyos-Diyosan. And we have great guilt. We are great sinners before God. Pero ang hope natin, we have a great Savior. Na meron tayong Panginoong Jesus na nagbigay ng kanyang buhay sa atin, na yun yung pag-asa natin. Na minsan, nakaka-discourage. Kapag meron tayong mga kapatid sa Panginoon na paulit-ulit na nagkakasala, paulit-ulit mong kinakausap, but there's hope. There's hope in the gospel. Yun ang hope natin, na we have a great Savior. Na hindi yung kasalanan natin, gaano man kalaki, gaano man karami, hindi yon ang last chapter ng story natin. We have hope in the gospel, in the transforming grace of God. At yun din ang hope ko as a pastor. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay natin. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay ng mga kapatid natin sa Panginoon na lumalayo sa Kanya. Kahit minsan, parang gusto na natin na tuldukan yung kanilang kalagayan. So, ganun din dito sa story sa Ezra and Nehemiah. Pagkatapos na pinalayas na nila yung mga kinakasama nila na hindi sumasamba sa Panginoon, ay probably ganito yung nangyari, although walang nakalagay doon, na tayo na itayo na yung templo, right? And then if you look at Ezra chapter 4, kung titingnan lang nyo yung Ezra chapter 4, ay pagdating nilang maitayo yung templo with much opposition bago maitayo, ay malamang na sinimulan na nila na itayo naman yung mga pader ng Jerusalem, yung gates na winasak 150 years ago siguro, during the time of Babylonians under King Nebuchadnezzar. So sira-sira pa rin yun. Yung gates nila sira-sira pa rin yun. So kailangan na yon na itayo for their security, for their protection, for their stability as a nation. Siguro nasimulan na itayo. Pero if you look at Ezra chapter 4, 7 to 23, medyo mahaba yun. Alala nyo yung story sa Ezra chapter 4? Nung sinimulan nilang itayo, nilagay pa lang nila yung pundasyon ng templo, tapos may mga kumontra na sa kanila, mayroon na nagsumbong para may patigil sila. Tapos yung author no Ezra, nag-fast forward sa nangyari 100 years ago, ito na yung time ni Nehemiah, na meron na nagpatayo nung nagsisimulang itayo na yung pader. Tapos, may nagsumbong kay Haring Artaxerxes. So, si Artaxerxes na yung king during this time. Tapos, nagbigay ng sulat, hindi lang to TRO, o Temporary Restraining Order, na nagsasabi na ipatigil yung pagpapatayo. So, yung mga tao naman, itinigil nila yung pagpapatayo ng pader. And whenever we know that we need to do the work of God, tapos may mga ganong hindrances, may mga ganong opposition,
nangyayari din sa atin yun eh. Humihinto tayo. Maybe we make excuses kasi mahirap ang buhay ngayon. O kaya we blame other people. O kaya basta tatamad-tamad lang tayo. Wala tayong gagawin para gawin yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Or maybe nasimulan mong gawin pero you feel discouraged dahil sa sinasabi ng iba, kaya ka huminto. Pero ang Diyos natin ay Diyos na very persistent, very determined, na kung yung, ano yung sinimulan niya sa buhay natin, ano yung sinimulan niya sa church natin, sisiguraduhin niya na matatapos. And we can claim to that promise na sinabi ni Jesus na, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Meron siyang ginagamit ng mga leaders. Meron siyang ginagamit ng mga tao to awaken us dun sa pagkakatulog natin. So, sa pagpapapaya natin sa gawain ng Panginoon. Sa Esra 1-6, during the time of Zerubbabel, yung first batch, meron siyang ginamit na dalawang propeta. Naalala niyo kung sino? Si Haggai at si Zechariah na nagsabi na ituloy ninyo yung pagtatayo ng templo. Esra 7-10, meron siyang ginamit. Kilala niyo kung sino? Si Esra, a scribe. And syempre yung teaching, yung exposition of the word para turuan sila tungkol sa, para magsisi sila sa kasalanan nila at magbalik loob sila sa Panginoon. And then dito sa Nehemiah, Nehemiah 1-13, ay meron siyang ginamit na isang leader. Sino? Nehemiah, obviously. Sino si Nehemiah? So just look at verse 1. Nehemiah. Nasa Nehemiah na tayo. Chapter 1, verse 1. So nagsimula ito sa salitang ganito. The words of Nehemiah, the son of Hakaliah. So, lahat ng kwento dito sa chapters 1-13 ay tungkol kay Nehemiah, tungkol sa kanyang leadership. And marami kayong mababasa na first-person narrative. Ibig sabihin, yung mga sinulat dito ay galing sa journal or memoir or diary ni Nehemiah. Pero hindi lahat, karamihan. Pero we still believe, sabi ng mga scholars, na si, baka si Esra yung talagang nag-compile nung Esra and Nehemiah. Pero whatever the case, alam natin na ito'y salita ng Diyos na dapat nating pakinggan. So, for Nehemiah, ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay Yahweh has comforted. Yung comfort nang gagaling kay Yahweh. And then si Nehemiah ay, kung titingin yung verse 11, siya ay nakalagay doon, now I was a cup bearer to the king. Parang menial job, pero kung titingnan mo na meron siyang direct access sa king. Very important yung ginagawa niya. Kasi siya muna yung titikim ng anumang iinumin. Hindi lang yung alak. Anumang iinumin ng hari, anumang kakainin ng hari, siya muna ang titikim. Wow, okay, ang gandang trabaho na, no? Ba? Ikaw muna yung unang kakain. Pero ginagawa niya yung kasi para masigurado na walang lason doon sa inumin o pagkain. So sa tingin niyo, masarap yung trabaho niya. No. Kung meron mang unang malalason, ikaw yung malalason. So, pero, very close siya sa king. Kasi, hindi mo pagkakatiwala yung buhay ng isang hari sa isang tao na hindi mapagkakatiwalaan. So, he was a very trustworthy na servant. So, isa rin siya na Israelita. Isang Hudyo. Na merong prominent position. Maybe comfortable na yung kanyang kalagayan. Siguro, maginhawa na yung kanyang buhay, kilala siya ng mga tao. So, in a way, he was involved sa politics. Talagang deep yung involvement niya sa politics. Pero, yung leadership niya, yung calling niya, nagsimula sa isang burden. A very heavy burden na galing sa Panginoon. Ano nangyari? Nung sa verse 1, so ito ay 20th year na ni King Artaxerxes. So, 13 years after na bumalik si Esra doon sa Judah, nandun siya sa Susa. Yung Susa ay yung capital ng Persia during winter. Doon tumitira yung hari. So, kung nasan yung hari, nandun siya. Tapos, meron sa kanyang dumalaw ng mga kamag-anak, mga fellow Jews. Tapos, yung dinalaw siya, ay tinanong, kinumusta niya? Kumusta na yung mga kababayan natin? Yung mga exiles natin na bumalik doon sa Judah. Siguro nakarinig din siya na may mga good news, pero lahat itong sinabi ay puro bad news. Ano yung bad news? Sabi ni Hanani,
isa sa kanyang mga kamag-anak, sabi niya doon, yung mga bumalik sa Judah who had survived the exile, ay kaawa-awa yung kanilang kalagayan. They're in great trouble and shame. Hirap na hirap sila at nakakahiya yung kanilang kalagayan. Kasi yung pader ng Jerusalem ay sira-sira, yung mga gates o yung mga pintuang bayan ay sinunog. Pero kailan ba nangyari yon? Iba nangyari yon almost 150 years ago? This is not really news for Nehemiah. Pero at least nandun yung expectation na dapat ngayon, ngayon sana, ay hindi na sira-sira yon. Dapat sana naitayo na yon. So anong naging reaction dito ni Nehemiah? When you look at chapter verse 4, umiyak siya. Alam niya na yun eh. Pero still not, hindi ito matagal lang balita sa kanya. Parang narinig niya yung words na yon na it's very fresh, parang bagong-bago yung balita na yon. Kaya umiyak siya, napaupo siya, it's just receiving yung bad news. Nakahapon na the whole family, Bautista, ay talagang umiiyak when they heard the news at nakita nila mismo na binawian na ng buhay si Tata Ifik. And we cry, we feel sorrow kapag merong isang tao o isang bagay na very close to our heart na in trouble. O kaya nawala sa atin. O kaya nagpapatuloy sa masamang kalagayan. So this is a very genuine concern na nasa heart ni Nehemiah. And we need to ask this question bago tayo magpatuloy. Na, do we feel that kind of burden para sa mga kapatid natin sa Panginoon? So this week, sinabi ko kanina, ay discipleship focus week. Na gusto kong ipaalala sa inyo yung bang dapat natin laging marinig na every problem, sabi ng isang author, every problem sa church is a discipleship problem. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, whenever we face suffering, whenever we face yung mga kasalanan, it's always an issue kung sino ang Panginoon na sinusunod natin. How we respond sa confrontation. How we respond to the Word of God. Ano man yung iniiyak natin, ano man yung burden natin, it's merong kailangang i-address na problem regarding our discipleship. Merong need sa heart natin. There's something wrong sa heart natin na kailangang ayusin ng Panginoon. There's something wrong sa marriage natin, sa family natin na kailangang ayusin ng Panginoon. Merong malaking pangangailangan sa church natin, sa ministry natin sa church, our ministry with one another that we just need to address. And God is raising up leaders like Nehemiah. Ang Diyos ang tumatawag ng mga pastor. Ang Diyos ang tumatawag ng mga church planters. Ang Diyos ang tumatawag ng mga elders to shepherd God's people. Ang Diyos ang tumatawag ng mga church planters to share the gospel sa mga unbelievers. Ang Diyos ang tumatawag ng mga tatay as head of the families to shepherd their family, their wives, their children. Ang Diyos ang tumatawag ng mga ministry leaders to shepherd our ministry teams. Ang Diyos ang tumatawag ng mga disciple makers to lead other members sa discipleship. So yung question sa atin, do we feel yung ganung burden? Na merong problema, merong pangangailangan, and then you feel na hindi pwedeng nakaupo lang ako. Hindi pwedeng wala lang. Na do you feel yung ganung sorrow, yung ganung burden, na it moves you to cry, it moves you to prayer. At yun yung nangyari kay Nehemiah. Kasi kung ano yung nasa heart mo, yun yung laman ng prayers mo. And just look at your prayer life. Yun ang nasa heart mo. And if yung heart mo is for discipleship, for the ministry of the church, for sharing the gospel to others, for helping yung mga kasama natin sa church, then yun din yung magiging laman ng prayer natin. So anong ginawa dito ni Nehemiah? Verse 4. Naupo siya, nalangin siya sa Panginoon, at hindi siya kumain. Prayer and fasting. Day and night. And for several days, ganito yung ginagawa niya. And we have a record from verse 5 hanggang verse 11 nung prayer ni Nehemiah. Na like Ezra, na talagang umiyak din siya dahil nung nabalitaan niya yung kasalanan ng mga tao, umiyak siya at nanalangin.
Natutunan natin last week yon. Ganon din si Nehemiah. Nung nabalitaan niya yung nakakaawang kalagayan ng kanyang syudad, ay umiyak siya at nanalangin sa Panginoon. So last week, may natutunan tayo sa prayer of confession ni Esther. Ngayon, may matutunan din tayo sa prayer life ni Nehemiah. Ano yung prayer niya? Yung prayer na naniniwala. Yes, andun yung grief. Hindi naman masamang umiyak. Hindi mo naman pwede sabihin sa mga tao na umiyak na, huwag ka nang umiyak, tumahan ka na. Kasi pababalikin mo yung luha, pabalik doon sa kanyang mata. It's okay to feel sorrow. It's okay to cry. Mas hindi nga okay kapag hindi ka umiyak when so much, parang ang daming bad na nangyayari around you, ang daming bad na nangyayari sa buhay mo. It's okay to cry. But we don't cry like the rest of the world. We don't grieve like the rest of the world. Yun yung prayer namin bago namin iwanan yung pamilya nila, Ate Weng. We pray na, Lord, huwag mong hayaan na sila ay maging sorrowful to grieve like the rest of the world. Let them grieve. Let them grieve with hope. Let them grieve with faith. Diba, ano sabi sa ginawa ni Nehemiah? Nanalangin siya before the God of heaven. Na mayroong Diyos na higit sa lahat. Even greater than all the kings of the earth. Even greater than King Artaxerxes. And He is sovereign over all. Kapag naniniwala ka na mayroong Diyos na nasa langit and He is in charge, iiyak ka, pero with much hope and faith. So ano yung prayer niya? Tingnan natin. Unang-una, makita natin na ang panalangin. Misa kasi akala natin yung prayer ay yung bang paghiling lang sa Panginoon. Prayer. May hihingin ka sa Panginoon. May prayer request ka. May gusto kong makuha tungkol sa trabaho mo, tungkol sa sakit mo, tungkol sa love life mo, tungkol sa pag-aaral mo. Yes, kasama yung paghiling sa Panginoon sa prayer. But prayer is more than just giving our request to God. Unang-una, makita natin dito, ang panalangin ay may pagkilala sa Diyos. Anong sabi niya doon sa first part ng prayer niya? Sabi niya, O Yahweh, verse 5, Diyos ng kalangitan, kayo ay dakila at nanginginig kami sa takot sa inyong presensya. Matapad ninyong tinutupad ang inyong tipan at wagas na pag-ibig sa mga nagmamahal sa inyo at tumutupad ng inyong mga utos. Pagmasdan ninyo ako at pakinggan ang aking panalangin. Nananalangin ako sa inyo araw at gabi para sa bayang Israel na inyong lingkod. Again, sinabi niya, O Lord God of Heaven. That's why karamihan sa, siguro narinig niyo sa akin kapag nagpray, our Heavenly and Gracious Father. Hindi naman yung tinuro sa atin ng Panginoon. Whenever you pray, our Father in Heaven. So, nandun yung kumpiyansa na meron tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya sabi niya, our great, the great and awesome God. Ang Diyos ang dakila sa lahat. Ang Diyos ang pinaka makapangyarihan sa lahat. Walang isang bagay na may hiling tayo sa Kanya na hindi Niya kayang gawin. Why will we give up do sa mga pinagpe-pray natin? Sabi, awesome God, nanginginig kami sa inyong presensya. If you know the holiness of God, walang makakalapit sa Kanya. Pero bakit nakakalapit si Nehemiah? Bakit tayong mga believers in Christ nakakalapit sa Jesus whenever we pray? Kasi He is an awesome God who keeps covenant and steadfast love with those who love Him and keep His covenants and keep His commandments. Because we have a relationship with Him. Because of the Lord Jesus Christ, may relasyon tayo sa Kanya. Dahil sa pangako niya sa Israel, si Nehemiah and the rest of the Israelites, mayroong relasyon sa Kanya. Because of God's steadfast love. Hindi dahil they are better than other people, kundi dahil sa hesed. Again, yung Hebrew word na hesed. Covenant love, covenant faithfulness. Makakalapit lang sila sa Diyos, tayo sa Diyos, because we have a faithful God. We have a merciful God. We have a loving God. At yung pagmamahal niya, hindi nakadepende sa pagmamahal natin sa Kanya. Yung pagmamahal natin, pagsunod natin sa Kanya, ay resulta or overflow ng pag-ibig niya sa atin. We love, we obey His commands, because He first loved us. Kung kinikilala natin ang Diyos, makikilala natin din yung sarili natin. Anong pagkakilala dito ni Nehemiah sa kanyang sarili? Sabi niya sa verse 6, Let your ear be attentive and your eyes open to hear the prayer of your servant that I now pray before you day and night
for the people of Israel, your servants. Si Nehemiah, sabi niya, your servant. Itong mga Israelita, your servants. From the word ebed, ibig sabihin slaves, mga alipin. Totoo, in a way, mga alipin sila ng Persian Empire. Kasi wala pa silang political freedom. Pero dahil they have the God of Heaven, at ang Diyos nila ay hindi lang isang tribal deity, hindi lang siya Diyos ng Jerusalem, but the God of Heaven, yung kanilang primary identity ay hindi yung pagiging slaves ni Artaxerxes. Yung kanilang primary identity ay yung pagiging slaves ng Panginoon. And it's a good way of being a slave. So, yun yung first part ng prayer niya. Merong pagkilala sa Diyos. At kung kinikilala mo ang Diyos, kung gaano ka siya kataas, it also humble you. Kasi makita mo na how far you fall short of His glory. Yung panalangin natin, hindi lang paghingi. Meron ding pagkilala o pag-amin sa kasalanan. Yun yung confession of sins. Minodel na sa atin ni Ezra yun sa chapter 9. Ngayon si Nehemiah, ganun din. Look at second half ng verse 6 tsaka verse 7. Verse 6, inaamin ko pong nagkasala kami sa inyo, ako at ang aking mga ninuno. Napakabigat ng aming kasalanan sa inyo. Hindi namin sinunod ang inyong kautusan. Nilabag namin ang mga tuntuning ibinigay ninyo sa amin sa pamamagitan ng inyong lingkod na si Moises. So, katulad ni Esther din yung prayer niya. Hindi niya sinasabi lang yung kanyang sariling kasalanan. Hindi niya sinasabi lang na, katulad ni Esther, hindi niya sinasabi lang na, hinihingi ko po ng tawad sa inyo ang kasalanan ng mga taong ito na matitigas ang ulo, no? He was sharing, andun yung sense of brotherhood, family, as one people, na yung kasalanan ng buong bayan ay kasalanan ng lahat. Sinasabi niya, humihingi kami ng tawad sa'yo sa mga pagkakasala namin laban sa'yo. Na, hindi lang yung kasalanan nila during that time, pero yung historic sins nila, napakarami nilang kasalanan sa Panginoon. Kung alam ninyo ang salita ng Panginoon, kung alam ninyo ang mga utos niya, alam din natin kung gaano kalaki ang kasalanan natin laban sa Panginoon. So, lalapit ka sa Panginoon sa prayer. Hindi ka lalapit na sasabihin mo sa kanya na, Lord, ibigay mo to sa akin. Lord, I deserve this. Ang tagal ko nagtrabaho para dito. I'm very faithful sa paglilingkod sa iyo. Kung alam mo kung gaano karami ang kasalanan mo, you will come humbly. Sasabihin mo sa Panginoon na, Lord, hinihiling ko po sa inyo yung prayer na to. Pero, I don't deserve your answer. I don't deserve your goodness. I don't deserve your blessings. Pero lumalapit ako sa iyo because you are a gracious God. You are a merciful God. You are a forgiving God. May pagkilala sa Diyos, may pag-amin sa kasalanan, at pangatlo, ay merong pagkapit sa mga pangako ng Diyos. Verse 9. Sabi niya dito, remember. As if naman nakakalimutan Jones. No. Sinasabi niya, remember. Andun yung pagkapit niya sa Diyos na ipinangako mo ito, aalalahanin mo, tutuparin mo yung pangako mo. Sabi niya, sinabi ninyo kay Moises, kung kayo mga Israelita ay tatalikod sa akin, ikakalat ko kayo sa iba't ibang mga bansa. Nakalagay yan sa Leviticus 26:33. And marami pang bahagi sa sinulat ni Moises. Tinupad ba ng Diyos yung kanyang warning na yon, yung kanyang salita? Yes. Sumuhay sila, kinalat talaga sila sa iba't ibang bansa. Tinupad mo na yon, Lord, sabi niya sa verse 9. Subalit, kung manunumbalik kayo at tutupad sa aking mga utos, mapadpad man kayo sa pinakamalalayong lugar, katulad ng Babylon, ng Persia, titipunin ko kayong muli sa lupaing aking pinili upang sambahin kayo, o sambahin ako roon. Nakasulat naman yon sa Deuteronomy chapter 30, verses 1 to 5. Tinupad ba ng Diyos? Tinupad na ba ng Diyos yung promise niya na yon, na ibabalik sila? Yes and no. Yes, kasi marami na ang naibalik dun sa Judah. Pero marami pa rin natitira sa Persia. Naibalik na sila pero naitayo na yung templo. Yes, tinupad ng Diyos yung pangako niya. Pero sira-sira pa rin yung pader. Kailangan pa rin ng rebuilding. So sinasabi ni Nehemiah,
tinupad mo na yung sinabi mo noon. Pinarusahan mo na kami, dinisiplina mo na kami. Tinupad mo na rin yung sinabi mo na ibabalik kami. Tumutupad ka sa pangako mo. I know, parang sinasabi ni Nehemiah, yung sinimula mo, alam ko, tatapusin mo. I hold on to your promises. At ganun din sa atin. Alam na, tumupad na ang Diyos sa pangako niya sa atin. Iniligtas niya tayo mula sa ating mga kasalanan. But we still struggle. Yung mga kapatid natin sa Panginoon, they still struggle. Yung iba sa kanila hanggang ngayon, unrepentant. Yung buhay nila, yung ibang mga kapatid natin, yung marriage nila, parang pader ng Jerusalem na sira-sira, na hindi natin alam kung maitatayo pang muli. Pero we have a faithful God sa kanyang mga promises. Whenever we pray, nasabihin natin sa kanya, wala naman kami ibang kakapitan maliban sa iyo. So inyong prayer, when we pray in Jesus' name, hindi lang natin siya tinutuldok sa prayer natin, sinasabi din natin na all of the promises of God are yes and amen in Jesus. That's 2 Corinthians 1:21. Kiniklaim din natin yung promise na if God who did not spare His own Son but gave Him up for us all, how shall He not with Him freely give us all things? Si Jesus nga, binigay niya na sa atin. Paano pa yung mga bagay na hinihiling natin sa Kanya sa araw-araw na kailangan natin? So yung panalangin, may pagkilala sa Diyos, may pag-amin ng kasalanan, may pagkampit sa mga pangako ng Diyos, at merong pagpapakumbabang paghiling sa Diyos. Siyempre, we request. Kasi kailangan natin ng tulong eh. So ano yung request niya? Ang request niya sa Panginoon, ano sabi niya? O Panginoon, verse 11. O Panginoon, pakinggan ninyo ang panalangin ko at ng iba pang lingkod ninyo na nagnanais magparangal sa inyo. Pagtagumpayin po ninyo ako ngayon at loobin po ninyong kahabagan ako ng hari. Literally, sinasabi niya, pakinggan niyo yung prayer ko. Eh, alam niya na hindi lang siya nagpe-pray. Marami nagpe-pray sa mga kababayan din niya. Literally, sabi doon, those who delight to fear your name. Kaya, madali bang pagsamahin yung word na delight and fear in one sentence? No. Parang kanina, di ba? It's just a mixed emotion. Masaya, tapos natatakot. Masaya, tapos malungkot. We fear God kasi He's a great and awesome God. Pero nandun yung delight natin na lumapit sa Kanya because He's a God of steadfast love. Because of Jesus. So ano yung request ni Nehemiah? Sabi niya, bigyan mo po ako ng success sa pagharap sa hari. Kay King Artaxerxes, magpapaalam siya. Merong nilagay na burden sa puso niya ang Panginoon. Kailangan niya ng magpaalam sa kanyang boss. Pero una, nagpapaalam muna siya, nag-request muna siya sa pinaka-boss niya. Ano yung request niya? Give me success. Success. Ano yung success? The same word na prosper na nakita na natin sa Esla. The same word na prosper sa Joshua 1:8. The same word na prosper sa Psalm 1:3. Now we pray na every time na we pray for prosperity, it's always in line sa Word of God. Hindi mo pwede na sabihin na, Lord, give me success, give me prosperity, tapos wala ka namang pakialam sa sinasabi ng salita ng Diyos. Wala ka namang pakialam sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. You cannot be successful without obeying the Word of God. At yung success na binabanggit dito ay hindi yung karaniwang success na naisip natin. Success sa pag-aaral, success sa trabaho, success sa ambisyon natin or sa career natin. Maaring kasama yon. Pero yung success na ma-accomplish, matapos yung pinapagawa ng Diyos sa atin. In personal discipleship, in family discipleship, in discipleship with other members of our church. And whenever we pray, according to God's will, mayroong Diyos na sumasagot sa ating panalangin. Kaya tinuro ng Panginoon sa prayer, Our Father in Heaven, hallowed be Your name. Your kingdom come, Your will be done on earth as it is in heaven. Kaya pinagpe-pray natin, in Jesus' name, Amen, sa dulo ng prayer natin. Karamihan sa inyo, ginagawa ng tuldok yung pangalan ni Jesus sa panalangin. No, it's not a period para malaman ng iba na tapos na tayong mag-pray.
Yung sinasabi natin in Jesus' name, may pagkilala sa Diyos na ang Diyos natin ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. May pag-amin sa kasalanan na sinasabi natin, hindi tayo makakalapit sa Diyos kung hindi dahil kay Kristo at sa pagkapatawad ng Diyos sa atin. May pagkapit sa pangako ng Diyos. Kasi ang pangako ng Diyos, lahat nakakabit kay Kristo. Walang nakakabit sa sarili nating gawa at kabutihan. Lahat ay nasa gawa ni Kristo para sa atin. And we request, anuman yung hilingin natin, with confidence, with boldness, kasi we pray in Jesus' name. Bakit ganito yung heart ni Nehemiah? Bakit mayroon sa inyo na hindi naman ako ganun mag-pray? Hindi naman ganun yung burden sa akin. Parang I don't feel anything about this discipleship. Yung shinare ni Delbert kanina, parang saan ang gagaling yun? Diba? Ano ba yun? Extraordinary ba yun para sa mga super Christians? No. Pansin niyo yung prayer ni Nehemiah. Saturated ng salita ng Diyos. Yung sinabi niyang pagkilala sa Diyos, lahat yun nakasulat sa Biblia. Yung pag-amin niya sa kasalanan, sabi niya, hindi kami sumunod sa mga kautosan mo. Lahat yun nakasulat sa Biblia. Yung pagkapit niya sa pangako ng Diyos, sabi niya, di ba sinabi mo noon? Nakasulat. Yung paghiling niya, alam niya, galing din sa Diyos. Saan ang galing yung burden na yun? Busy siya, involved siya sa politics, meron siyang mga responsibilities sa trabaho, meron siyang talagang on duty siya almost 24 hours a day, 7 days a week to serve the king. But that's not an excuse for him na hindi sundin yung kanyang Bible reading plan. And then, maybe, you need to ask yourself, maybe, kaya hindi mo nararamdaman yung ganitong burden because hindi ka saturated ng salita ng Panginoon because you're not reading the Word of God. Yung burden na to manggagaling sa salita ng Diyos. Hindi sa salita ng pasto, hindi sa salita ng ibang tao, hindi sa sarili mong opinion or idea o plano, kundi manggagaling sa salita ng Diyos. At kung salita ng Diyos ang nananalaytay sa mga dugo mo, talagang mag-overflow yung heart mo, talagang magbe-pray ka na, Lord, meron kailangan gawin sa church. Lord, meron kailangan gawin sa lugar ngayon na hindi pa nakakakilala sa iyo. Meron kailangan gawin sa mga kapatid namin sa Panginoon na matagal nang wala dito. And then, you keep praying about it. And hindi ka lang magpe-pray. Meron kang gagawin. Kasi habang nagpe-pray ka, sumasagot ang Diyos. May ginagawa ang Diyos. And yun yung chapter 2. So look at chapter 2. Ano nangyari? Isang araw, dinala niya yung alak sa hari. Yun din naman yung trabaho niya. But most probably, bago nangyari ito, 4 months yung nakalipas. 4 months. 4 months siya na nagpe-pray day and night. 4 months siya na nagfa-fasting. 4 months siya na nag-iintay sa sagot ng Panginoon. So isang araw, dinala niya yung alak sa hari katulad ng ginagawa niya. Hindi siya nag... Malungkot siya for the past 4 months pero hindi niya pinapahalata sa hari. Di ba? Bawal lang na kasi malmal sa trabaho. Pero itong araw na to, it's just like, yung burden sa hari niya, it's just too much. Hindi niya na maitago. Nakita nung hari na malungkot siya. Tinanong siya nung hari. Sabi na, bakit ka malungkot? Wala ka naman sakit. Siguro broken-hearted ka. Medyo close sila nung hari. And then si Nehemiah, bago siya sumagot, nag-pray muna siya. 4 months na siya nag-pray. Ngayon, bago siya sumagot, nag-pray na naman siya. Tapos sinabi niya, andun yung fear. Bago siya magsalita, andun yung fear. Bakit siya natatakot? Naniniwala siya na makapangyarihan ng Diyos. Pero, yung kaharap niya yung hari. Hindi niya alam kung ano magiging response. Hindi niya alam kung ano yung magiging outcome.
Siya yung nagpatigil doon sa pagkapatayo ng pader. Na parang ngayon sasabihin niya na baka it's an act of disloyalty. Na parang sasabihin niya na baguhin mo yung decision mo noon. Pero kahit sa kabila ng fear, nandun yung courage. Sinabi niya, hindi siya nagre-rebelde sa hari. Sabi niya, may the king live forever. Paano ako hindi malulungkot? Samantalang yung lungsod ng pinaglibingana ng aking mga ninuno hanggang ngayon ay wasak. Hanggang ngayon sira-sira yung pader. Hanggang ngayon, hindi pa natatayo yung mga gates. We are in great trouble. We are in great shame. Tapos ano sabi ng ari? Okay? Anong request mo? Anong iniling ni Nehemiah? Sabi niya, kung papayag po kayo at kung nalulugod kayo sa akin, ay papayagan niyo po ako, ipapadala niyo ako doon sa Jerusalem para maitayo yung pader. Si Ezra, nahiya siya na humiling sa Panginoon. Naalala niyo yun? Ay, nahiya siya na humiling sa hari. Pero si Nehemiah, walang hiyaya sa paghiling doon sa hari. Sinabi niya, tinanong siya ng hari, ganong kakatagal na mawawala? Ano pa yung mga kailangan mo? Sinabi niya, okay, ganito yung schedule, ganito kahaba, ito yung mga kailangan. Kailangan ko ng letter na galing sa'yo para makapag-travel ako na with your authority. Kailangan ko ng mga materials para sa pagpapagawa ng mga kailangan gawin doon. Pati yung bahay ko nga eh. Kailangan ng materials para sa pagpapagawa ng bahay namin doon. So, andun yung boldness sa kanyang request. Na si Ezra, iba yung approach niya. Si Nehemiah, nandun yung talaga yung boldness ng pag-request niya sa hari. Pero pareho yun na it's a matter of faith. Pareho yun na ipinag-pray nila. Pareho yun na it's a matter of conviction. Yun ang mahalaga. Ano man yung maging approach natin sa ministry, ang mahalaga, binababad natin sa prayer. Pero hindi lang prayer. We pray and then we work. Yes, we pray, God works. But we pray and then we also plan. Ano kayang ginagawa ni Ezra at ni Nehemiah during those 4 months? Pray lang ba siya ng pray? Paano siya makakalap sa hari na planadong-planado yung kanyang pagbalik sa Jerusalem? He was planning all that time. We pray boldly, unceasingly, pero we plan and we work. Hindi pwedeng prayer lang. So, anong naging response ng hari? Verse 8. Anong naging response ng hari? And the king granted me what I asked, for the good hand of my God was upon me. Naalala niyo yung word na yon? Good hand of my God? Paulit-ulit yan sa Ezra chapter 6, chapter 7, chapter 8. Ngayon, inulit na naman ni Nehemiah. Mamaya, sasabihin niya sa verse 18 sa mga kababayan niya, yung the good hand of my God that is upon me. Ibig sabihin, yung patnubay ng Diyos. Ibig sabihin, anumang nilagay ng Diyos sa heart niya, galing sa Diyos, at sisiguraduhin ng Diyos na mangyayari yung kanyang kalooban. At yon ang mahalaga sa ministry. Yon ang mahalaga sa discipleship. Whatever we do sa personal discipleship, whatever we do sa involvement sa ministry, whatever we do sa church planting, whatever we do sa leadership, ang mahalaga hindi yung sinasabi ng tao, hindi sinasabi ng pastor, kundi yung patnubay ng Diyos. And that's also our confidence. Bago pa sumagot yung hari sa kanyang request sa hari, sumasagot na ang Diyos sa request ni Nehemiah sa prayer sa Diyos. Okay. May patnubay ang Diyos. At kung ang kamay ng Diyos ay nasa atin, who can be against us? Pero merong mga kukontra. Tama? Laging merong opposition. Kahit gaano ka noble, kahit gaano ka godly, kahit gaano ka gospel-centered, kahit gaano ka biblical, ang iyong ambition, ang iyong burden sa ministry, meron at merong kokontra. Itong si Nehemiah nga, meron na siyang sulat. Tingnan niyo yung verse 9. Meron na siyang sulat, galing sa hari. Merong imperial authority. Parang ambassador siya ng king. Hindi ito personal na lakad. Hindi ito leave of absence. Meron siyang official duty na galing sa hari. Meron pang mga sundalo na nakapaligid sa kanya. Na parang wala na sigurong kukontra dyan, pero meron pa rin. May nakabalita kung ano yung gagawin itong Nehemiah. Ang pangalan nila, dalawa sila. Sa verse
Verse 10. Ang pangalan ng isa ay si Sanbalat. At yung pangalan ng isa ay si Tobias o Tobia. Nabalitaan nila. And they were greatly displeased that someone, si Nehemiah, had come to seek the welfare of the city. Ibang, meron ka nang mabuti na gustong gawin. Siguro ito, medyo mataas din siguro yung position nila doon sa Judah. Pero kahit mabuti yung iniisip mo, kahit kapakanan ng maraming tao, meron at merong kokontra. Pero sa time na to, hindi pa alam ni Nehemiah yung mga kontrabida o yung opposition. Pero at sa simula pa lang, before we make that step of discipleship, alam na natin dapat na ang resolve natin, we are followers of Jesus, we are slaves of Christ, we don't live for the approval of other people. We cannot please everybody. Kahit sa church, di ba? We cannot please everybody. Pero we live to please and find our approval in Christ. Yun ang ibig sabihin ng pagiging dulos or slave of Christ. So mamaya makita natin kung anong ginawa nitong si Tobias tsaka si Sanbalat. At hindi lang ito isang beses na opposition. This will be a series of opposition at makita natin yung gagawin pa nila sa mga susunod na kabanata ng ating teleserye sa Nehemiah. Okay, so travel siya. Pagdating niya sa Jerusalem, nagsettle muna siya. Hindi siya nagmamadali. 3 days. For 3 days, nandun lang siya. Hindi niya pinapaalam sa iba kung bakit siya nandun. Hindi pa niya sinasabi sa iba yung vision niya, kahit yung mga kasama niya, kahit yung mga nasa top leadership. So, he was very passionate, pero he was also very patient about this. Hindi siya impulsive. Nandun yung kanyang paghihintay talaga sa tamang panahon sa gagawin ng Panginoon. So, yung ikatlong gabi, bumangon siya, sinama niya yung ilan sa mga kasama niyang lalaki, tapos nagkaroon sila ng tour doon sa Jerusalem. Inikot nila yung pader, yung sirasirang pader, tinignan nila yung extent of damage, tinignan nila kung ano yung mga kailangan gawin doon sa project, tinignan nila kung paano matatapos, tinignan nila kung sino-sino yung mga kailangan tao na magtatrabaho. So, he made a private inspection doon sa third night. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya sinasabi sa iba. Kahit na doon sa mga kailangang gumawa. Kasi alam niya, hindi niya kaya yung dami ng trabaho na yon. Hindi kakayanin ng isang tao. Crucial yung kanyang leadership. Crucial yung leadership ni Esther. Crucial yung leadership ni Zerubbabel. And then merong unique role dito si Nehemiah. Pero gaano man ka-superb, gaano man ka-excellent, anumang superpower meron ang inyong mga pastor, ang inyong mga full-time workers, we cannot do the work alone. Yes, marami tayong mga leaders, but it's just parang too big for us, yung gospel ambition na ibinigay sa atin ng Panginoon. And it will take the whole church working together to address anumang discipleship problem or church planting need na kailangan natin na i-address. Sisabihin din ni Nehemiah eventually. So, yun yung nangyari sa verse 17. Sinabi niya na sa kanila. Itong sabi niya, verse 17, nakita ninyo, we are in great trouble. Nakita ninyo yung kalagayan natin. Nakita ninyo kung anong kahihiyan yung sinasapit natin dahil sa kalagayan ng ating syudad. He was sharing yung vision. He was sharing yung passion sa heart niya. Tapos sabi niya, come, let us build the wall of Jerusalem that we may no longer suffer derision. Gumawa tayo. Trabahuhin natin ito. Maraming kailangan gawin. Pagtulong-tulungan natin ito. And then, sinabi niya sa kanila kung ano yung pinayagan siya ng hari. Pero more importantly, ang sinabi niya, ang kamay ng Diyos ay narito. Yon ang pinaka-importante sa lahat. Gaano man kaganda yung vision na isang leader or isang pastor, pero kung hindi yon galing sa Panginoon, it will fail. Pero kung yon ay galing sa Panginoon, how would you respond? Kung yun ang narinig ninyo, yung nakikita ninyo, yung sinashare na vision sa inyo, is clearly from the Lord, driven by the Scripture, fueled by the Gospel,
And talaga nakita natin eh, there's a great need sa ibang tao, sa church, and even the unreached. Patugunan natin yung pangangailangan. What will you do? Ganon din ba yung gagawin mo katulad ng mga tao na nakikinig kay Nehemiah? Anong sagot nila? Nag-excuse ba sila na ang hirap ng buhay ngayon, ang dami namin kailangang bayaran, di ba? Ang dami namin kailangang problema sa pamilya, tapos marami tayong kaaway, maraming kontrabida, wag na lang. Hindi ganon ang sinabi nila. Purihin ang Panginoon. Anong sabi nila? Let us rise up and build. Sige, tara na, simulan na natin yung pagtatayo. Tapos, nung ding instant na yon, nagsimula na sila na paghandaan. Literally, they strengthened their hands for the work. Alam nila, they're weak, pero they need the strength na galing sa Panginoon. And you can imagine, hindi nakasulat dito, maybe, nagkaroon talaga ng prayer meeting, they gather together, they plan, anong gagawin natin dito. It's very encouraging for Nehemiah na naghintay ng ilang araw bago may share yung vision na yon. It's very encouraging for us pastors as we lay down to you yung vision ng church for disciple making and church planting na may maririnig kami sa inyo na sabihin, okay, yes, let's do it. Gawin natin. Gagawin ko yung bahagi ko. It's very encouraging. Pero syempre, hindi mo to gagawin to please your pastor or to please other people. Gagawin mo to for the sake of the church, for the sake of your own joy, and more importantly, for the glory of God, for the sake of the gospel. Happy ending. Sana, happy ending. Hindi pa. Meron na namang mga kontrabida. Hindi matatapos. Meron talagang ang ministry ay kumontra ng kumontra. Yung kanilang opposition party. Nabalitaan na naman ito. Sino naman tong si... Sino nakabalita? Si Sanbalat, saka si Tobias, may hakot pang isa. Si Gershem, tatlo na sila. Okay? Tapos sabi nila, anong ginagawa nyo? Nagre-rebelde kayo sa hari, ano? May kokontra at may kokontra. When you're doing the work of God, kung ikaw sumusunod sa Panginoon, nag-iisa ka sa pamilya, lahat mga non-Christians, mayroong kokontra sa'yo. Sariling pamilya mo, kokontra sa'yo. Kapag you're doing the work of the ministry, kahit na ginagawa mo na yung best mo, mayroong sasabihin yung mga tao kapag nakita yung mga failures mo o yung mga imperfections mo. O kapag mayroong kang kokopontahin na nagkakasala, may ma-offend at may ma-offend. Merong ayaw na makipag-usap sa'yo even if you have a good intention. Pero, sino man yung kumontra, ano man yung mga opposition na yon, we will not stop. We will push through. We will fight. We will be determined. Kasi yun ang ibig sabihin ng discipleship. We're doing everything out of love. Kapag huminto tayo, we give up on those people. Pero when we keep pushing and pushing, when we keep confronting, when we keep rebuking, when we keep praying, when we keep sharing the gospel, hindi nila magugustuhan. Maaring ma-offend sila. Maaring parang mairita na sila sa atin. But we know we're doing the work of God. We know we're doing this because we love them. And because ito yung gusto ng Panginoon na gawin natin para sa kanila. So, we must be determined. Like Nehemiah. Yeah? Mixed emotion. Andun yung joy. Yes! Mag-work na yung mga tao. Yes! Maraming susunod sa kanyang leadership. Tapos, dito sa kabilang banda, may mga kontrabida pa. Di ba? Pero andun yung determination niya na anuman sabihin ng ibang tao, anuman yung opposition, tuloy pa rin. Walang hihinto. Ano sabi niya sa kanila? Sabi niya, the God of heaven will make us prosper. Yun na naman, yung word of prosper, successful. The God of heaven, siya magbibigay ng success and victory sa amin. Pero, kayo, we servants will arise and build. Kahit anong sabihin nyo, at kayo, wala kayong bahagi dito, wala kayong alaala sa Jerusalem. And this is very important. As we close this message, we need to ask ourselves, are we part of what God is doing? Are we part of God's people? Do you belong to this church? O bahagi ka ng mga tao na
kumukontra sa gawain ng Panginoon. Ha? Eh ayaw, marami siguro sa inyo magsasabi na, hindi naman kami kumukontra, nandito nga kami, di ba, nakikinig nga kami, pero some of you are not doing anything for the work of the ministry. I'm talking about those who are members of this church. Kung ikaw, kung hindi ka member, ito yung time na maisip mo na, there's a great deal of joy in being part of God's family. Pero if you're a member, hindi ka pwedeng member lang. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi mo na kumukontra. Supportado ko naman sila. Pero, what are you doing to support the work of God? Ano yung mga nakikita mo na need na kailangang tugunan? O napapansin mo lang kung ano yung mga problema? Di ba napapansin mo lang na, bakit lagi na lang si Ate Josie yung nasa keyboard? Eh, you feel na, kaya ko din yun. Pag-aaralan ko, magsasanay din ako. Yes, it will take a long time para magkaroon ng ganong skill. Pero if you have that burden, hindi ka hihinto na pag-aralan kung ano yung dapat gawin. Or si Robin, bakit? Lagi na lang siya nandun sa PA. Kasi walang pumapalit sa kanya. Walang tumutulong sa kanya. Walang nagvo-volunteer na turuan mo ako, sanayin mo ako, tutulungan kita. Bakit yung mga nasa church planting natin, bakit sila-sila na lang din yung umahayo every Sunday? Anong gagawin mo kapag napapansin mo yon? Tapos pagka pumunta ka sa opisina mamaya, tanongin mo sila Alan, sila Ate Flor, sa ano bang kalagayan ng ating pananalapi? Bakit ang liit ng ating mga offering? What are you going to do? Kapag merong ganong pangangailangan, then you give. Bakit ang liit ng mga binibigay natin sa mga missionary? You give para matugunan yung pangangailangan na yon. Ba't wala na si ganito ang kapatid na ganito? Ano na kayang nangyayari sa kanya? Hindi man lang kaya siya binibisita ng mga pasto? E di bisitahin mo, di kamustahin mo. Yung mga pasto mo, di bisitahin mo din, kamustahin mo, ipag-pray mo din. Nakikita mo yung mga needs na yon? Ano sinasabi sa iyo ng Lord na akbang na dapat mong gawin? Sa halip na kumontra, sa halip na puro negatibo na kritisismo, ano sinasabi sa iyo ng Diyos na gawin mo? You are a part of this church. Meron kang bahagi sa gawain ng Panginoon. Anong gagawin mo? So, yun po ang pag-uusapan natin.